talagang mission namin dito sa unang hirit na maghain po sa inyo ng masasarap na pagkain pang Pasko. At isa na nga po riyan ay ang hamon, mga kapuso. But hindi po basta-basta hamon, dahil ngayong umaga, isang ham, lambot, pork loin ham ang ihahay po namin sa inyo. Ang kinagamit po rito ay pork loin, ay isa raw sa mga pinakamalalambot o tender na parte ng baboy. O, ibang klase, di ba? Bukod sa malambot, eh juicy pa raw po itong hamon na ito. Grabe! Ini-imagine ko pa lang parang natatakam na ako. Huwag na po natin patagalin pa. Kasama po natin ngayon si Miss Jocelyn Parascolbe. Good morning, Jocelyn! Good morning, Miss Love! Huwag kang kabahan. Kayang-kaya mo to. Okay, eto na, Miss Jocelyn. Unahin natin yung proseso. Paano yung unang ginagawa para magawa po itong masarap niyong pork loin ham? Pero wait lang pala. Wait lang. Huwag muna yon. Eto muna. Ano yung pagkakaiba ng pork loin ham sa ibang parte ng baboy? Opo, ma'am. Ito po yung pigi. Kadalasan po ito po yung ginagawa ng hamon. Ito po sa kita party ng hita po ng baboy. Okay. Ito naman po yung pork loin. Ito po yung sa party ng likuran ng baboy. Ngayon ang isa sa pinakamalambot ng party ng baboy. Oo. Guys, kung maano nyo, kung mahilig kayong mamalengke or pumupunta kayo sa palengke, yan yung may rib part, no? Yung may mga ribs, no? Yan yon. Okay, so eto na tayo. Nakita nyo na yung difference. Dito na tayo sa proseso. Ano yung ginagawa ni Alden ngayon? Alden talaga. Ano po yung ginagawa ni Sir ngayon? Ini-injectionan po yung pork loin. Ano po yung ini-inject niya dyan? May ano po yun, may special na pampalasa po. Ayun, so, so flavor na rin. Opo. Parang flavoring. Gawa po na. Oo, para pumasok yung spices. Opo, yung okay. Spices. So yung next natin, mga kapuso, eto yung ginagawa naman ni Sir. Yan naman ay ang nang tawag po dyan. Pinapahiran po siya or dry rub po na. Dry rub. Okay, ano yung mga nakalagay dyan? Gawa na rin po ng secret spices po at para pumantay po ang lasa. Bulong mo sa akin yung secret spices mamaya. Sasabihin ko sa kanila. Okay. Ito na. Okay, mga kapuso. Pagkatapos po sa ating dry rub, ilalagay po natin siya sa tumble po. Ay, tumbler muna. Okay. Dito tayo. So, tumbler. Tumbling machine, gaano katagal ang pag-tumble sa ating mga kakarne? Itatumble po natin siya ng 3 oras para po lalong lumasa at lumambot ang pork loin. Okay, after tumbler, ano yung susunod po natin? Ilalagay po natin siya sa net dahil po yung pork loin po buhagi lang para hindi po ma-deform yung hugis po ng pork loin. Ah, so special net ito. Ay, ang ganda. Para magsama-sama, maging solid. Okay, o gaano katagal na ilalagay yan dyan? Wala naman, basta... Depende po sa dami ng kinakampo. Pagkatapos mong mainit, ano yung susunod na proseso? Smoking po. Yung boiling, kailan mo ginagawa yun? After smoking. After, so boiling muna. Smoking muna. Gaano katagal ang smoking? Pinapausukan po natin siya ng 2 hanggang 3 oras. May special something ba kayo sa smoking? Yun na po yun, ma'am. Bali, binabasihan na lang po natin yung temperature kung lumalabas na po siya. Okay, after ng smoking, boiling gaano katagal? Anong meron sa boiling nyo sa tubig na pinaboboil? Pinapakuluan po siya sa pagdagdag po na pampalasa po dun sa tubig ng 1 hanggang 2 oras. At ang tagal din pala, ano? So matagal talaga ang proseso ng paggawa ng ham, ng pork loin ham. Okay, so ito, dito tinatanggal lang yung mga net. At ito na yung susunod na proseso. Ang aming favorite sa lahat po ng proseso. Ito ang tawag dito ay? Glazing po. Glazing! Paano naman ang proseso ng glazing para sa ating mga nanonood sa mga oras na ito? Ayun po. Bali, binububuran po siya ng asukal at itutors po natin yung hamon. Yun! Mga kapuso, gano'n naman katagal ang pag-glaze ng ating mga hamon? Depende na rin po sa dami po ng i-glaze po natin na hamon. Ayan, mga kapuso! At para talagang maipakita sa inyo ni Miss Jocelyn na malambot itong kanilang pork loin ham. Ayan, wala kasi akong gloves, so si Miss Jocelyn na lang ang maghahahiwa para sa inyo, mga kapuso. Para makita natin kung gano'ng kalambot. Ay, taray, walang effort! In fairness! Sobrang lambot nga, mga kapuso. At talagang malaman, ha? Ayan, at dahil dyan, Miss Jocelyn, binibigyan mo ko ng konti para lang matikman ko yan. Okay, sa mga nagtatanong,
Join Home Ham nila. Ang kagandahan niyan, mga kapuso, pwede kayong makabili mula dun sa 350 pesos hanggang 2,000 pesos. So, depende yan sa grams, kung ilang grams ang gusto mong bilhin. Tikman na natin! Oh, wow! Mmm! Ito yung gusto ko. Maalat-alat, manamis-namis. May konting asim ng konting, konting-konti lang. Oh, makakarami ka nito ng pandesal. Mmm! Naku mga kapuso, tutok lang po kung saan panalo ang Pasko. Dito lang po yan sa Unang Hirit.